Nia. Eddie, ano ba yan? Bitawan mo nga yung anak ko, hindi mo makukuha sa akin hindi yan! Hindi siya anak! Akin siya! Eddie, ibalik mo sa akin yung anak ko. Kung hindi, ipapakulong kita, ipapupulis kita. Tandaan mo, ako pa rin ang nanay niyan! Carmel, iniwan mo mag-isa yung anak ko sa bahay. Sa ginawa mo yun para mo siyang pinatay. Hinayaan mo siyang mamatay. Kaya ngayon wala ka ng anak. Hindi mo siya anak. Anak ko siya! Tara na. Eddie, sandali! Utang na loob, Eddie! Please, bigyan mo naman ako ng pagkakataon makasama yung anak ko. Bigyan mo ako ng pagkakataon maging ina sa kanya. Ayo, akin siya! Anak ko siya! Anak ko siya, Eddie! Para na, Mia! Eddie! Tara! Eddie! Tay-tay! Bakit niyo po sinabi sa akin ang totoo? Akala ko po ba bawal magsinungaling? Anak. Sorry, ha. Hindi ko kasi alam yung sasabihin ko, eh. Natatakot ako baka masaktan kapag nalaman mo yung totoo. Nalaman mo iniwan ka ng nanay mo. Anak, ayaw mo na bang itay-itay? Anak, sigurado ka na bang alis na kayo? Kailangan namin lumayo, baka pumunta dito si Carmen. Eddie Martinez, nahuli ka namin sa salang kidnapping kay Angelica Gomez. Wala akong kinikidnap. Kinuha ko yung anak ko. Wala kang karapatan sa kanya dahil anak ko siya. Okay, men. Dali niyan. Tay! Mga sumunod na po kayo sa presito. Doon po kayo magpaliwanag. Anak ko siya! Hindi! Anak ko siya! Pumunta na kami sa opisina ni Mayor. Humingi kami ng tulong para sa kaso mo. Ni-refer niya kami sa PAW. Torny, may pag-asa ba akong makita ulit yung anak ko? Mr. Martinez, ang standard procedure po kasi natin sa pag-rescue ng bata ay dapat dinadala sa DSWD. Then, social workers nila ang bahala mag-determine at mag-assess kung karapat dapat tayong maging magulang dun sa batang na-rescue. Pero sa kaso niyo po kasi, basta-basta na lang kinuha ang bata. Kaya, maaari talagang mag-abol ang tunay na magulang nito kung sinong malapit na kamag-anak. Torny, may mali ba akong ginawa? Niligtas ko si Mia. Nalagaan ko siya. Naruga. Pinalaki ko ng tama, pinalaki ko ng maayos. Pinili ko maging ama sa kanya. Tapos ganito mangyari sa akin. Wala kang ginawang mali. Huwag kang mag-alala. Nandito lang kami para sa'yo. Hindi ka namin pababayaan. Basta magbasad ka lang palagi, ha? Huwag ka mawawala ng pag-asa. Tulungan ka lang. Nag-iingat ka dito. Tay-tay! Mia! Anak!
Punta kami dito kasi gusto kang makita ng anak ko. Ng anak mo. At saka para iurong na rin yung kaso. Eddie, pasensya ka na doon sa nagawa ko, ha? Kung tutuusin nga, dapat magpasalamat pa ako sa'yo kasi minahal mo at inalagaan mo yung anak ko na parang tunay mong anak. Hindi ko masusuklian yun. Kukunin ko na rin si Mia sa'yo. Pero mali na ilayo ko siya sa'yo. Payag ako na payag ako na magkita pa rin kayo, pero sana hayaan mo ako maging ina sa anak ko. Basta ipapangako mo lang na alagaan mo ang pagsibihan.